Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jenny Lindanyo, second year PE Ed Block 18. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang kontinuasyon ng mga propagandista sa panahon ng pagbabagong diwa. Handa na ba kayo? Pero alam niyo ba na wala kayong ibang pagpipilian kundi ang maging handa? Kaya makinig po kayo na mabuti dahil may inihanda akong pagsusulit para sa inyo. Mga propagandista sa panahon ng pagbabagong diwa. Pagkatapos ng talakayang ito, inaasahan na makikilala ang dalawang propagandista at malalaman ang kanilang mga ginawang akda. Ang unang propagandista na ating tatalakayin ay si Pedro Alejandro Paterno y de Vera Ignacio. Si Pedro Alejandro Paterno ay isinilang noong 27 ng Pebrero taong 1858. Si Pedro Paterno ay 13 anak ng mag-asawa na sina Don Maximo Paterno at Doña Carmen de Vera Ignacio. Si Pedro Paterno ay tinaguri ang tagapamagitan sa mga Kastila at Pilipino upang makamit ang mapayapang pakikitungo sa mga Kastila. Si Pedro Paterno ay isa sa mga Pilipinong propagandista sa Espanya. Si Pedro Paterno ay nabibilang sa 3 panahon, propaganda, himagsikan at Amerikano. Noong 1882 na pagtagumpayan niyang maalis ang monopolyo sa tabako sa bansang Pilipinas. Si Pedro Paterno ang kauna-unahang Pilipinong manunulat na nakalaya sa mahigpit na pagbabawal sa panitikan sa panahon ng propagandista. Ang mga sumusunod ay ang kanyang mga akda. Ninay. Ang Ninay ay ang kauna-unahang nobelang panlipunan sa wikang Kastila. Ang nobelang ito ay ang tungkol sa pagmamahala ni Ninay at Carlos Bumagsik, gayon din ni Naluling at Berto. Ang Ninay ay nailathala sa taong 1908. Inilalarawan nito ang kayamanan ng kapaligiran at kultura ng Pilipino sa pamamagitan ng magkakabit-kabit na naratibo at mga paglalarawan ng mga tanawi ng bansa at ritual. Ito ang nagsilbi upang pawalang kabuluhan ang pahayag ng Espanyol na ang Pilipinas ay walang kultura. Sampaguita y Pusayas Barrias. Ito yung mga tula na nagawa ni Pedro Paterno. Ami Madre o sa aking ina. Ito yung nagsasaad ng kalagahan ng isang ina na magiging malungkot ang isang tahanan kung wala ang ina. Ipinakita rin ni Pedro Paterno ang kanyang makabayan sa pamamagitan ng panitikan tulad ng El Cristianismo en la Antigua Civilization Tagalog. Ang kanyang pinakamalaking contribution ay ang kanyang mga kaisipan hingil sa kapayapaan sa pagitan ng mga Espanyol at Pilipino. Si Pedro Paterno ay namatay sa edad na 53 noong 11 ng Marso taong 1911. Sanhi ng kanyang pagkamatay, sakit na kolera. At ngayon, dumako naman tayo kay Jose Maria Panganiban. Si Jose Maria Panganiban y Enverga ay isinilang noong 11 ng Pebrero taong 1863 sa Mambolao, Camarines Norte. Siya ang pangatlo sa 3 anak na lalaki ng mag-asawang Vicente Panganiban at Juana Enverga. Si Jose Maria Panganiban ay isa sa mga aktibong reformista noong panahon ng propaganda. Sa isang university scientific contest, nagpasok si Jose Maria Panganiban ng 3 lahok o 3 interests sa larangan ng pathology, therapeutics at surgical anatomy. Ipinanalo niya lahat ang 3 lahok. Ang bawat isa ay nagtamo ng unang gantimpala. Nagalak ang mga layo ng inampalan o board of judge. Kaya inirekomenda ni Padre Gregorio Echevarria na ang mga ipinanalong mga piyesa ni Panganiban ay ipaimprinta at isama bilang exhibit sa Exposition General de Filipinas na ginanap sa Madrid noong 1887. Sa panahon ng kasidhian ng kilusang propaganda sa Barcelona, higit niyang pinahalagahan ang sumama sa samahang Asosasyon Hispano-Filipina na binubuo ng mga Pilipino at liberal na mga Kastila.
sa masugid na paghingi ng reforma. Nagsulat siya ng mga artikulo sa pahayagang La Solidaridad at Tagapamansag ng Kilusang Propaganda. Ginamit niya ang sagisag na panulat na Humapa at JMP. Ang una niyang artikulo ay may pamagat na El Pensamiento, kung saan ay binigyan diin ang kalayaan sa pagpapahayag na kung wala ito ay hindi mauunawaan ng pamahalaan ang hangarin at mithiin ng mga mamamayan. Sa artikulo naman niyang La Universidad de Manila, Su Plan de Estudio o The University of Manila, Its Plan of Studies ay pinuna niya ang sistema ng mataas na edukasyon dito sa Pilipinas at hiniling na magkaroon ng kalayaang pang-akademiko sa mga universidad. Ang kanyang mga tulang na isulat sa wikang Kastila ay ang mga sumusunod: A Nuestro Obispo, Noches en Mambolao, Bahaya de Mambolao at Amor Mayo. Ang kanyang tulang mga naisulat naman sa Tagalog ay ang Sa Aking Buhay, Ang Lupang Tinubuan. Nagsulat din siya ng mga maikling kwento tulad ng Clarita at Kanding. Isa ring orador si Panganiban. Napakahusay niyang manghikayat sa kanyang mga talumpati. Kaya't bilang masugid na reformista sa lahat ng mga okasyon, siya ay nagtatalumpati. Ang layunin ay makahikayat ng mga kapanalig para sa liberasyon ng Pilipinas. Si Panganiban ay namatay sa bansang Barcelona noong 19 ng Agosto taong 1870 sa sakit na tuberculosis sa edad na 27 lamang. Noong 11 ng Disyembre taong 1934 sa pamamagitan ng Artikulo numero 4155 ay ipinangalan sa kanya ang bayan ng Mambolao, Camarines Norte. At dito na nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat sa lahat ng nanood at nakinig. Sana ay may natutunan kayo.